she might not remember me, but I will always remember her. And yeah, I hope na maging okay siya so kung saan man siya lilipat. Yun guys, na-share. Hello guys! Good morning and welcome back again to our channel. And for today's vlog, chikahan ko kayo guys. Kasi, ano bang gagawin ko ngayon? Today is Tuesday and once again, mag-isa na naman ako sa bahay kasi si Sam nasa school at saka yung asawa ko nag-work. Bali, kakatapos ko lang mag-grocery. At hinatid ko si Sam sa school, tapos nag-grocery ako. So, wala naman masyadong ganap ngayon, aside sa tawag nito. Meron ako ngayon, volunteer work na ginagawa. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung aking nag-grocery. Mag-haul tayo ng grocery haul for the day. Actually guys, everyday kasi kami nag-grocery. So, we make it a point na, ewan ko, basta feel lang namin na everyday nag-grocery para laging fresh ang ating mga pagkain. Ganon. Para yun din ang natin guys, way para makalabas ng bahay. So, super meron tayo ngayong guys. May mock-up tayo ngayon. At saka meron tayong, tawag nito, blush on dahil nga meron akong volunteer work. So, hindi ko napapatagalin guys. Pakita ko sa inyo yung aking na-grocery. Dali lang. Set up lang natin ang mga camera dyan. A few inches later. Nga, maingay sa labas at ewan ko ba si Kuya sumasabay sa mga eksena natin ditong pag-vlog-vlog. Time check ngayon is 5 minutes before 9 o'clock in the morning. At ipapakita ko sa inyo ang konting grocery haul natin ngayon, guys. So, ang menu for tonight, the past few days kasi lagi na lang kami kumakain ng Dutch food or Italian like pizza and then pasta. So, naisipan ko na magluto ngayong gabi ng Filipino food. So, magluluto ako ng menudo. Meron ako nabiling basmati rice. Tapos, cucumber. Ayan, ang habang, nalaki na mga na dito, cucumber. And then, ano pa ba? So, this will be my brunch. Bumili ako ng 2 piraso ng croissant. So, supermarket, sa Lidl. Normally, bumibili kami sa Lidl. Tapos, ito, para siyang tawag nito, paprika and cucumber spread for sandwich. Paborito kasi ito ng asawa ko. Guys, pasensya na kayo. Sobrang, ang ingay sa labas si Kuya. Yung eksena mo, Kuya, dyan. Tapos, ito rin pala, bumili ako ng 3 wipes para sa bathroom, ay sa toilet. So, tissue. Ang mga Dutch kasi guys, alam nyo, mostly sa mga washroom dito or toilet, wala silang bidet. Bidet ba tawag na? Yeah, bidet I think. So tissue at saka wipes lang ang gamit namin. So, ayun. At una, super nandidiri din ako. Pero, nakasanayan ko na. Kaya, importante mag-wash ng hands every now and then. At bumili ako ng guys, bouillon o kaya cubes. Parang pang dadagdag ko to sa aking mamaya. Sa aking paminudo. Ito, so yung pangatlo na wipes na nabili ko. And of course, ang tomato sauce na magiging sauce sa aking menudo. Isa kasi yun sa paborito na food ng asawa ko, ang menudo. So, time to time, niluluto ko siya. At meron pa siya mga ibang favorite na Filipino food. So, medyo
thankful lang din ako kasi kahit pa paano kumakain si Sam at saka yung asawa ko, si Yurun, kumakain siya ng, ano, ng Filipino food. So, hindi siya big deal ang, alam mo yon yung ibabalance yung Filipino at saka yung Dutch cuisine sa bahay. Ako naman, wala naman akong problema kasi normally talaga ang Dutch food is contained only a potato, steamed vegetable, and meat. That's it. Tapos, ito na yung ano guys, yung aking nabili na tawag nito, speklap. So parang ano to siya, parang pork belly sa atin. Pero wala siyang skin. So tinatanggal nila dito. Normally, ang mga makikita mo talaga ng mga ano, ng mga vegetable, I'm sorry, mga meat dito sa Netherlands, mostly wala talaga silang skin. So tinatanggal nila yun. Hindi ko alam kung bakit. At napaka-specific yung mga slices, tapos ano siya, kung pupunta ka lang sa butchery, doon ka lang makakabili ng mga, for example, mga crispy pata, mga pangganon, yung mga paa ng ano, ng baboy, tsaka yung laman loob ng baboy. Tapos, sa mga ano grocery stores, wala silang mga ganon. And it's a little bit expensive pa pumili ka sa ano sa butchery. Ano pa nga ba? Ayun. So, pupwentuhan ko kayo sa ano ko. Bakit nga ba ako nagtatrabaho ng walang bayad? Well, ano naman, dito kasi sa Netherlands, well, to give you a short description, ano, nag-volunteer work ako sa ano sa Home for the Aged na dito sa malapit sa bahay namin. And kaya ako ito ginagawa kasi at the moment, I have free time. Ano rin siya sa ano ko, sa aking development when it comes to my language, sa Dutch language. And I really love socializing. Natutuwa ako na nakakatulong ako dun sa, ano, sa pag-organize ng mga activity dun sa, ano, doon sa bahay ng mga matatanda. So, tumutulong ako mag-organize ng activity like nagsiserve ako ng coffee, and then kung, for example, today, I don't know kung ano ang eksena ngayong araw, pero last week na nag-volunteer kami, so merong isang parang singer coach na kumanta kami in Dutch. Nakakatawa kasi yung ibang words. I mean, hindi ko siya naiintindihan, but then, naanuhan ko yung tune ng ano ng kanta. And alam mo naman, ang lola mo, kahit hindi magaling makanta, kumanta, competitive. So, it's a good thing na ginagawa ko pag ano, pag ngayon, meanwhile, so bakit wala akong sweldo? Bakit nga ba? Bakit hindi na lang ako tumigil kasi wala naman akong sweldo? Well, dito kasi sa Netherlands, uso yung mga ganito, yung mga volunteer work, in return sa ano, sa, ako ah, for me, the reason na ginagawa ko to, despite na wala siyang sweldo or wala akong nakukuha, it's because wala akong nakukuha in terms of monetarily. But then, meron akong nakakukuha na mga experience. For example, experience how to look after with old people. I'm actually working in, volunteering in a place, well, it's home for the aged with dementia or Alzheimer old people. So it's nice to ano lang to be with them na 'di ba? I mean, wala ako masyadong ano experience about sa mga dementia, kung ano ba talaga yung ano lang, but every day, every week na napupunta ako doon, meron akong mga natutunan in daily interaction sa kanila and they are so nice. I've actually always have a heart for old people. Sobrang weakness ko talaga yon. Like, minsan, no matter how bad you are, minsan nakaka-encounter ako sa grocery na, alam mo yun, sobrang mga ano, ang susungit, wala ka namang ginagawa. Pasensya, nag-ano tayo, nag-meditate. Sige lang, matanda ka, okay lang. Basta wag mo lang ako nga, ano, duduruin or whatsoever. So ngayon, yun yung rason kung bakit walang sweldo. Pero, in return to that naman guys, ano, last Christmas, nakatanggap ako ng
Christmas packet. So, parang it's a box full of different items. Try ko kung meron pa kaming nakip na box. So, it contains of different useful items na magagamit mo sa holiday season, like wine, cheese, what else, crackers. So, sobrang natutuwa ako kasi napaka ganda ng package. At meron din akong na-receive na, including dun sa box, para siyang voucher that you can redeem it in one of the branches or any branches of the hotel in a lower price. So, it's a good thing. Ano pa nga ba? Sobrang nakakatuwa yung pinag-anuhan ko, pinag-workan ko ng volunteer work kasi it's very private. Personalized yung services nila sa mga matatanda, and I'm really trying my best na makapasok ako sa Zorg or healthcare, sa mga yung parang Alderamensen Zorg, like taking care of home for the aged, like caregiver, something like that. So I'm waiting, and hopefully something will come up in the upcoming future. Fingers crossed tayo doon. So, ayun lang. Yun naman ang mga ganap ngayong Tuesday. Tapos, mamaya pa ng 2:30, lalabas ang aking Junakis. And I have approximately like 2 hours, I think, sa tawag nito, sa volunteer work ko. And wala, madaling lumipas ng oras, and probably I will be also going to Centrum later. May kukunin ako, may pipick upin ako. So, ayun. Nung lumipat kasi ako dito sa Netherlands, parang ang dami kong na-realize. Sobra-sobra na parang mga bagay na hindi ko napagtutuunan dati. Ngayon, parang na-appreciate ko na lalo. Tapos, napaka-importante sa akin yung ginagamit ko yung oras ko sa bagay. Yung busy ako lagi kasi hindi talaga ako mapakali dito sa bahay. Pag kunyari, kahapon, habang wala akong ginagawa, naggawa ko ng house chores, or whatever tawag doon. Basta mga gawaing bahay. Nagplancha ang lola mo, naglaba ng 2 beses, tapos meanwhile, habang nagpa-plancha, chika sa isang friend, shout out to you, Faith, or Faye. Tapos, naghugas, and then, ano pa ba? Yun, nagsampay ng labahin, hanggang sa nagulat na lang ako. Ay, nagpunta rin pala ako ng library kasi I needed to print out some documents. So, ayun ang mga ganap sa buhay. Ano pa ba? Wala, yun lang. Tapos today, nag-aantay ako ng oras. Alas 10 pa ng hapon. Ay, ng morning yung ko. Like an hour after yung volunteer work ko. And it's very close by. Walkathon lang. So, walang stress na magaganap. Ano pa bang gagawin ko ngayon? So, ayun lang. I really hope, guys, na na-enjoy nyo ang paano natin mini grocery haul. Tapos, ang tawag nito, I think siguro pag may time ako, I'm going to share yung minudo, yung own version ko. But for now, I would like to say thank you for supporting our channel. Pasensya na kayo, at most of the time ako lang muna ngayon kasi busy ang mga katribo sa aming channel. So if you are new to this channel, my name is Ruth and I'm the Mama Ruth, and we are visiting. So I'm a Filipina and I'm currently based here in the Netherlands. Ano pa ba? If you haven't subscribed to our channel, please subscribe to our channel. Click the link. Click the subscribe button. Hit the notification bell para man-notify kayo sa mga bagong uploads ng aming channel. And ayun, I really hope na
Magkakasama tayo sa journey na magiging journey ng ating pagbablogging. So, karirin na natin to, guys. Supportahan nyo na para alam nyo na. Para naman masaya ang life. So, yun, guys. Thank you once again for watching our video. One eternity later. Guys, ayan. Kakatapos lang ng aking volunteer work. At sobrang nag-enjoy ako today. Nakakalungkot lang isipin kasi ang tawag nito, isa sa pinaka-favorite ko na resident dun sa pinag-aanohan ko by volunteers. Nalaman ko na lilipat siya. Medyo nalungkot ako kasi siya talaga yung pinaka-talkative or yung alam mo yun, yung sobrang nagkaroon kami ng interaction during the time na nag-volunteer work ako. So, I started like November, I think. Kasi once a week lang siya. So, parang sobra akong nalungkot kasi pagdating ko nga kanina, sabi niya sa akin, nung linapitan ko siya, sabi niya, ang ganda ng traano mo ng blouse ko raw. Tapos, nung pauwi na ako, dun ko nalaman na hindi na siya titira doon. So, lilipat daw siya. At ang normally, every time na volunteer, andun siya sa activity room. Today, wala siya doon. Kasi parang, busy siya doon sa kabila. So, parang may nag-a-assist sa kanya. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung experience ko today. At, medyo naiging emotional nga ako. Kasi parang, to see them grow old. Tapos, alam mo yung iba talagang, hindi na sila nakakahawak ng cups. Tapos talagang kasi may mga dementia sila. So parang every time na nandun ako, I need to introduce myself again. So yun yung which is I will never get tired. And sabi ko sa sarili ko, yung paborito ko na matanda, she might not remember me, but I will always remember her. And yeah, I hope na maging okay siya so kung saan man siya lilipat. Yun guys, na-share ko lang to at na-insert ko lang to sa last part ng video. And thank you for watching. I hope you enjoy this vlog. I'll see you next time. Bye-bye!